Dinakip ang isang lalaking suspect sa panggagahasa sa sarili niyang 3 taong gulang na apo sa Batangas. May spot report si John Consulta. Sumiklab ang sulok sa Muslim Christian Brotherhood Association sa Esquela Street, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City kanina tanghali. Grabe ang lakas ng apoy, oh. Mabilis kumalat ang apoy. Dali-dali rin isnalba ng mga residente ang kanilang gamit. Nasawi si Alan Boryongan, isang barangay security force. Ayon sa pulisya, bumalik si Boryongan sa pag-aakalang naiwan ang kanyang anak sa bahay. May 4 na sugatan sa sunog. Pasado alauna ng hapon, nang mapula ang sunog na tumupok sa 55 bahay. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Sa Santa Tomas, Batangas, arestado ang lalaking 42 anyos na suspect sa panggagahasa sa apo niyang 3 taong gulang lang. Nangyari ito sa kanilang bahay noong Easter Sunday habang nagbibenta ng kandila sa simbahan ang ina ng bata. Over na over po sakit, hindi po matatanggap. Kahit siguro po gano'ng katagal, hindi ko na po siya mapapatawad. Kasi po, dadalhin po habang buhay ng aking anak yung ginawa niya. Lumabas sa imbestigasyon na hindi pala ito ang unang beses na inabuso ng suspect ang bata. Ito yung 3rd beses na ginawa ng suspect. So talagang hindi po talaga katanggap-tanggap yung ginawa niyang kababuyan sa biktima na isang 3 years old lang. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun. Patawarin mo po ako. Sinampahan na siya ng reklamong statutory rape na walang piyansa. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.